Dito kami. Mapalo na pumapalo. Hindi akong gawin dito. Ngayon ay pupunta kami sa isa sa pinakamakasaysayang lugar sa buong Pilipinas, ang Corridor Island. At mag-i-stay lang kami dito ng 48 hours. Madaling araw pa lang nung bumiyahe kami at nakarating kami dito ng mga bandang tanghali na. Grabe yung palayakit, ano? Kasama na si Buya. Ito sila sa likod, oh. Pupunta kami yung military hospital. Ayun, ang dami namin dalang gamit. Ito na yung Memorial Zone. Pagdating namin dito, dito ko nakita ang ganda ng isla to. Maraming abandonadong gusali na bakas ng panahon ng ikalawang digmaang pandemic. Guys, itong isla na to, hindi lang siya basta isla. Hindi lang talaga siya basta isla. Ito yung isla na may tinatagong yaman. Ito yun, ito yun. Dumiretso na agad kami sa abandonadong ospital para dun mag-overnight. Nandito sa gilid namin yung ospital. Inadaanan namin. Ito na yung ospital. Kusan maraming sundalo yung naman. Ospital na pala. Pero malaki ang ospital na yan. Grabe! Siguro yung gagawin namin ngayon, maghanap kami ng place kung saan namin ibababa yung gamit namin. Mostly, maghanap ako saan maganda. Saan kaya maganda. Tingin nyo, dito tayo pumuesto. Naghanap kami agad kung saan kami pumuesto para doon kami magstay para sa overnight challenge na gagawin namin. At dito sa pwesto na rin namin, kami nagpalipas ng gabi. Lumalalim na ang gabi at kailangan naman namin magpahinga. Kung gusto nyo mapanood ang buong nangyari sa amin dito sa ospital, panoorin nyo sa idol ko na si Zarkaru. Dito kami. Mapalo na pumapalo. Hindi akong gawin dito. Pagising namin ng umagang tinanghali na, kailangan naman namin mag-impake para puntahan at mag-overnight naman sa maling tatanin. So yun guys, paalis na kami dito sa... Paalis na tayo. Paalis na kami dito sa abandoned military hospital. Yo, nadali mo. Tapos saan na tayo pupunta? Pupunta naman tayo sa shore para maligo muna tayo. Ayan! Kasi oh, wala na, may expert na. Hindi yung kamay natin mabango pa. Mabango pa ba? Pero malagkit lang tayo. Ah, malagkit lang. Si Zer kasi umalis. Umechas. Tapos ko lang maligo. Gagabitin natin itong deodorant body spray. Ayan. Aray, bango ko na. Bango ko na. Sorry. Op! Wala nang... Guys, pabalik na si Zark. Tingnan natin kung makamoy niya. Tara, tara. Bango mo. Ha? Nakamoy kita dito. Bakit? Wala. Ginamit mo yung straight ko, no? Today, we are going to spend an overnight sa maling tatanin. Pabunta lang kami doon ngayon. Nakasakay na kami sa karawahe ng Kalesa. Way down na kami. Oh! Papasok na kami sa Malinta. Malinta Tunnel na kami papasok. Ito kami sa loob ng Malinta Tunnel. Oh! Pag
pagdating namin sa tunnel ay nilibot muna namin ito para malaman kung ano ba ang meron sa loob nito. Dito po, press main cam natin. 800. Tapos, mayroon po natin sa 24, 11 natin sa kabila is 23. Ano po yung lateral? Ay, pag ganun. Pag ganun. Sabi ni Kuya, lilimutin daw namin ang 11 laterals ng tunnel. Ang ibig sabihin, eh mahaba-habang lakaran ang gagawin namin. Welcome to headquarters of General George Moore. Ito po ba typewriter pa to from 90s? Ito pa nagamit ng mga Amerikano nun. Nga po ba nga? Pati itong libro, no? Yung mga nakikita namin sa loob ng tunnel, eh talagang luma na at ginamit pa ng mga general lang dati dito. Ah, pati itong libro? 90s pa? Oo, pero takbo. Pucha, pang-museum na to. Northwest Territory. Claim file. Pre, isipin mo ito. Manawakan mo ngayon. Nakakakan ng mga general dito. Yeah. So, ito yung mga... ano dati? Typewriter. Ito pong part na to. Kaya pre. Mga gamit. Nung binomba ko ito. Yung part na yan. Iba yan yung yun eh. Ayan po. Nung binomba po siya? Oo. Nung binomba po siya, ano po? Ano po? Parang yung nag nag-earthquake? Gumaling. Ano po yan? Kalikin? Opo. Pantang mga makikita dito sa loob ng tunnel ang pagkasira at abo na nanggaling pa noong panahon ng digmaan. Kasi may mga ano? Bakal. Ayun na, tayo mga bakal pa sa kapag. Umuuna ito, men. Anong mga chamber naman ito, kuya? Kuya, anong mga chamber naman ito? Itong butas naman ito ang nagsisilbing ventilation ng buong tunnel para makahinga pa rin sa loob ang mga sundalo. Grabe, taas. Ito po, laterals na kasama ko sa akin. Balik yung gitna. Balik ka na po yung harimu na ito. Alam ko nabasa ko rin yan, may ibigay mo din yung pinadulis na yung building creation. Dito naman tinuturo ng guide namin na meron ditong buto ng isang sundalo. Sunog. Ito namang huling papasukin namin ay dito nakalagay ang mga oil tankers para sa mga fighter jet ng mga sundalo dati. Ito yung sumakabog, no? Sumakalas, no? Makalipas ang ilang oras na paglilibot dito sa tunnel, eh sa wakas, naabot na namin ang dulo at exit ng tunnel. Helicopter. Ayun, mga pagod, mga rabbit. Pagod ang mga mountaineer. Mountaineer. Pero hindi, mga spiritista. Pero mayaman sa... Kalusugan. Pero mayaman sa kalusugan, mayaman sa... Talino. Mayaman sa... Creativity. Mayaman sa... Pera. Ito. Wala nga. Yun nga. Sobrang yaman ito sa pera. Ang goal namin ay makapag-overnight kami dito sa Malinta Tunnel. Pero dahil bawal sa loob, eh dito na lang kami matutulog sa labas ng tunnel. Guys, kakain na daw kami oh. Sabi, thank you Lord daw. Thank you Lord. Kakain na daw kami. Marami nangyari sa gabi na to at lahat yan ay mapapanood nyo kay Zargaro ulit dahil idol na idol ko siya talaga.
Pagising namin kinaumagahan ay kailangan na namin magligpit dahil... Alis namin sa Malina Tunnel at papunta naman kami sa Manila Tunnel.